Inaabangan ang muling pagharap ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado mamaya. Para sa detalye, may unang balita live si James Agustin. James, ano inaasahan natin mamaya? Maris, good morning. Sa mga oras na ito, may mga nakita na tayo ng mga police dito sa PNP Custodial Center na pumasok, particular yung PNP Headquarters Support Service, at meron na nakantabay na PNP SWAT dito sa labas. Ang inantabayan na natin, Maris, ay yung pag-alis ng convoy lulan si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo mula nga dito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Haharap siya sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay sa illegal na operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Bukod sa dating mayor, inimbitahan din ang kanya umanong body double o doppelganger na si Alias Kat. Ito na ang ikalawang beses na dadalo sa pagdinig si Guo matapos siyang maaresto sa Indonesia. Pinayagan din ng Valenzuela Regional Trial Court ang pagdalo ni Guo sa Senate hearing. Inatasan ng PNP Custodial Center na dalhin si Guo sa Senado. Pinag-utos din sa PNP Headquarters Support Service na magpatupad na mahigpit na security protocol. Tulad ng nakarang linggo, inaasahan po natin na nakasuot ng bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas si Guo. Samantala, Maris, ito yung nakikita natin ngayon mula dito sa PNP Custodial Center. May mga pumasok na pulis na doon sa loob. Ang inaantabayan na natin ay yung pagdating ng coaster kung saan sasakay itong si Guo. At itong kalsada dito sa harapan mismo nitong PNP Custodial Center kung nasaan itong facility na ito ay hindi na pinapadaanan sa mga motorista. At hindi pa natin sigurado kung anong oras na dadaling sa Senado, pero nakaantabay na dito yung PNP SWAT. Yan muna ilitas mula rito sa Camp Crame. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.